Good afternoon sa lahat. Good afternoon sa lahat ng mga OFW dyan. Good afternoon po. Kumusta kayo dyan guys? Kumusta yung araw natin? Trabaho natin, kumusta guys? At ito, mag-upload tayo guys ng bagong videos. Mayroon tayong nabili. Kunting collection lang. I-share ko sa inyo guys. Ano lang naman to? Umurahing collection lang. So tara guys, papakita ko sa inyo yung mga nabili natin guys. Iyon. Ito yan guys. Ayong isa, itong Buddha na yan. Napakita ko na ito last time. So yan lang guys. Lagay natin yan doon guys. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung tatlong items guys. Yun o. Ayan. Lahat ano yan guys, sa marketplace ko nabili. At ano lang yan, mumurahin lang guys. So ito, unahin natin yung ito na lang. Ito guys yung frame, nabili ko ng 2 dirhams lang. Ito wala tong laman sa loob, para may ano naman, may kalaman naman yung frame na to. Nilagyan ko lang guys ng ano guys, pera sa loob. So ito yung ito yan, ito yung katawan niya guys. Yan o, nakalagay pa 30. Nabili ko yan ng 5 dirhams. Tapos tingnan mo yung ano niya guys. Hindi ko kasi talaga ma-identify kung antique or vintage yung item na to. Pero dito na ako nagbabase guys sa ano. Yan. Yan sa mga screw na gamit niya. Yan. Isa din yan sa mga palatandaan na yung mga na isang bagay guys is luma na. I'm not sure kung antique to ha or vintage. Yan. Tapos yung kahoy niya guys, makita nyo rin yan. Ayan. Tapos yung harap niya guys, meron siyang nakadikit na brass materials guys. Medyo nagbe-blurred siya. Ayan. Ayan. Ayan guys, hindi siya pure talagang kahoy. Meron siyang brass materials na nakalagay sa gilid niya. Ito guys, ayan. Ayan. So yung mga marunong mag-identify talaga guys na antique or vintage, pag-comment na lang sa baba. Tulungan nyo akong mag-identify nito guys. Ito yan. So ulitin ko, 5 dirhams na to guys ha. 5 dirhams. Yan. Ayan yung screw nya. Yan o. Lumang paraan. Nilagyan natin ng pera. Ayan. Para naman may naman sa loob guys. Ayan. Okay. 5 dirhams marketplace. Tapos yung isa, ayun. Ito medyo mabigat to guys. At medyo magandang klase to. Tingnan nyo. Ayan guys. Ito naman, nabili ko siya ng 10. 10 dirhams guys. Sa pesos, nasa ano siya? Pesos, nasa 150. Ayan. Tingnan nyo yung ano niya guys. Ayan. Kita ko sa inyo yung ano niya talaga, katawan guys. Lumang-luma na. Tanggalin natin to para hindi mabasag. Mahirap na. Okay. So, ito yon guys. Ito yung ano nya. Ayan. Solidong kahoy yan. Okay. Ayan na.
Hindi ko naman masabing antique to, guys. Pero luma na rin siya. Lumang gamit. Yan. So, guys. So, ulitin ko ha. 5 dirhams lang to, guys. 10, sorry. 10 dirhams. Okay, tapos ito yung ano niya, guys. Ito yung parang mini drawer niya. Ibang ano siya, handmade. Yan. Yan, guys. Maganda to lagyan ng mga ano, guys. Collections yun, ng mga jewelry collection. Tapos ito din. Yan, ayaw nang pumasok, guys. Oh. Baligtad ata ito. Yun. Yan. So ito yun, guys, ha. 4 10 dirhams. Yan. Diba? Solid. 10 lang. Tapos ito yung isa, 5 dirhams. Yan. Tapos itong isa, guys. Ay, diba? Yun naman. Iba to. Iba to sa lahat. Yung mga printing na paint, printing naman. Painting na nakikita natin, guys. Ito iba to, guys. Papakita ko sa inyo yung pinakamalapit, malapitang ano, guys, gawa. Ito yung ano nyo, yung kahoy niya, guys. Yan. Yung kahoy niya. Yan. Tapos yung pag, yan. Yung painting na to, guys, iba talaga to. Tingnan mo siya. Hindi siya tulad ng mga literal na pinipaint lang. Ito, guys, para siyang kinukulit. Ano ba yan sa Tagalog? Parang tinanggal yung parts ng kahoy na yan, tapos dinikitan din ng uli ng kahoy, guys, na ibang kulay. Ayan. Inlay or engrave yung tawag nyan. Or meron pang isang marquetry. So marami siyang tawag, guys. Ayan. Ayan. Solid na solid yung ano, guys, pagkagawa. Ayan. Ano to? Bali, ilang piraso to? Dosing ganito, yung maliit. Yan. Isipin mo, dosing piraso. Tapos yung isa, malaki din. 5 ata. Ang binayaran ko lang nito, guys, 100 dirhams. 100 dirhams sa almost 1,500 pesos sa Pinas. Pero solid na solid, guys. Hindi ka lugi sa ano, sa item na ito, guys. Yan. Yan. Isa lang yung pinakita ko sa inyo, guys, pero dosing piraso to, tapos 5 malalaki. So nasa almost 20 pieces sa, guys, ang nabayaran ko, 100 dirhams lang. May-ari nito, kabayan. Yan. Tapos pauwi na siya ng Pinas. Galing pa to Abu Dhabi, guys. Yan. Yan. So, ito yung nabili natin, guys, sa week na to, sa araw na to, guys. Ayan. Ito sila. Ayan. Diba? Solid. So, ito muna, guys, yung ina-upload ko sa inyo, bagong-bago. Ayan. Bagong bili natin sa week na to. Abangan nyo lang ulit, guys, yung mga mabibili pa nating antique or vintage or old items or used items, guys. Isishare ko sa inyo lagi yan pag may nabili tayo, guys. Okay? So, ulitin ko, pag gusto nyong bumili ng mga ganitong items, guys, try nyong bisitahin yung marketplace, marketplace Dubai. Doon yung makikita lahat ng mga items, guys. Okay? So, sa ulitin, at guys, shout out pala sa mga subscribers natin dyan, yung walang tigil na sumusuporta sa atin, guys. Maraming salamat. Si Madam Pinay in Japan, si sino pa iba dyan, si Kuya Pops TV, si Tambay sa Dubai,
So marami pang iba guys. Yun lang yung mga naalala pa natin kasi nga sa dami nating inisip guys. So suportahan niyo rin yung mga maliliit na ano guys, maliliit na YouTubers. Okay? So ingat lahat, God bless at huwag kalimutan laging ingatan yung sarili guys. Salamat, bye-bye.